Ayun, so welcome back guys dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So bagong games ulit yung pag-uusapan natin guys. So nagpapareview sa atin itong si Fables of Fyra natin kasi marami po siyang bagong update. So meron na siyang naunang game which is parang tamagotchi yung games natin sa kanya. Meron kang mga NFTs, yung mga dragons natin. Palalaki mo siya and then later on pwede mo siyang gamitin dito sa ating Fables of Fyra naman. So ngayon, meron silang mga upgrades na ginagawa. Tapos meron silang ongoing sale ng ating mga NFT sa kanya. So tingnan natin kung ano po yung bago dito sa games natin na si Fables of Fyra. And then intindihin natin kung paano naman siya laruin. Okay, so pag-usapan po natin kung anong meron sa kanya si Fables of Fyra natin. Ayun, so welcome guys dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So isang bagong games nga po yung pag-uusapan ulit natin. Ito nga pong si Fables of Fyra natin kung saan yung ating mga NFTs dito is pwede mong gamitin para sa ating play to earn game. So pwede kang mag-craft, mag-breed, mag-farm and then mag-earn ka po ng ating mga token sa kanya. So pag-usapan natin yan and then tignan natin yung mga features po ng ating games. Tapos ganyan sabi ko kanina, yung mga bago pong updates naman sa kanya. So bago tayong patuloy, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So salamat po dun sa mga palagi nanonood dito sa ating channel and then check mo yung mga videos po natin na meron tayong mga pa-Gcash naman sa kanya. Tapos yung disclaimer natin guys, so double check, triple check bago mo pasukin yung ating games. Check mo din yung ating mga reviews. Gaya ng sabi ko sa inyo, for education purposes lang po yung gamit po ng ating mga reviews sa kanila. So pag-usapan natin kung anong meron dito kay Fables of Fyra natin. So makikita mo, mga dragons po yung ating mga NFT characters dito. Ayan, oh. So yan po yung mga pinaka main characters natin sa kanya. Tapos, ang nagustuhan ko dito sa games natin guys, unang-una, syempre, docs po yung ano, yung mga gumawa po ng ating games. Meron po silang mga regular na live streaming sa kanya. Ayan, oh. So every Wednesday, 4 PM GMT sa kanilang Twitch channel naman. Para maintindihan mo yung games, pwede kang sumali doon at para makita mo yung ating pinaka-mismong game. So ito yung ating pinaka-main na website. Yung ibang details, ilalagay ko po sa description ng ating video. So pwede kang mag-login dito kasi may ongoing na game na sila. Ang pangalan niya is Dragon Garden. So yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Parang Tamagotchi siya. Tapos meron siya dito sa bandang baba. Yan, pakita ko lang sa inyo. Meron po siyang mga downloadable na apps. So, naglalaro na yung iba dito sa games natin guys. Tapos ngayon, ang gusto yung pakita sa atin is yung mga available na games dito kay Fables of Fyra. Ito yung next na version niya. Awakening ng ating download link. So, ongoing pa rin siya. So, ginagawa siya. Pero at least, ngayon, nagre-review tayo. Magkakaroon tayo ng idea dito sa bagong play to earn feature natin. So, yan yung pinakabago sa kanya. Sa gallery natin, nandito yung mga dragons. Makita mo din naman dito sa bandang baba. Yan. So, yun yung mga generations ng dragons natin. May Gen 1, may Gen 2, may Gen 3 na dragons, may Dragarus, and then yung ating mga dragon elves sa kanya. So, yun po yung makita natin sa gallery. Tapos, meron din siya mga vlog dito pag tinignan mo siya. Ayan. So, may mga informations dito sa games natin. So, para hindi ka nawawala sa kanya is lagi po siyang may update. So, may mga articles po siya dito. Meron din siya mga roadmap, light paper, Fables, and then yung team natin, sabi ko sa inyo, is Docs. So, tingnan din natin yung kanyang roadmap. Tapos, yung pinaka-main features ng games natin, meron siya LAN. So, kailangan mo na LAN dito. And then, breeding. And then, yung actual na play-to-earn feature. So, meron din siyang buy on market. Yung mga NFTs natin, guys, pwede mong bilhin sa Opensea, yung mga dragons na nakikita mo dito. Or, dun sa upgrade na ginagawa nila. So, meron siyang upgrade na ginagawa. So, pasadaan natin yon bago natin tignan yung ibang features ng ating game. So, yun nga po, as featured in Cointelegraph. Right? So, mga dragons nga po yung ating pinaka-main na character sa kanya. So, paano ka makakabili ng dragon niya? So, click mo lang yan. And then, tignan natin yung update niya dito. So, how do I get a Dragon of Fyra? So, ang dami niyang dito ang mga ginagawang articles. Maraming way para makakuha daw ng ating dragon. Nagpiperiodically, release sila ng dragons will be available for sale in the Vulcan Marketplace. So, meron siyang marketplace dito guys. Pero, nagkakaroon siya ng, siguro sabihin ko na rin, yung migration. So, dito sa Vulcan, makikita mo siya. Meron siya. Pero, yung pinaka-main na update niya,
May migration po yung mga NFTs natin. Fables of Fyra, migration is scheduled by May 17. So habang ginagawa ko to, nagkakaroon po sila ng migration. Ililipat nila. Fable of Fyra NFTs will be pulled down from the Vulcan Forge marketplace. So matatanggal siya doon in preparation for the migration. So pwede mo antay muna matapos to kasi yung date naman nandito siya. Tapos yung mga informations na nakalagay sa kanya dito. So lilipat kasi sila sa Polygon Network. So yung Polygon, pwede mong gamitin dito yung ating MetaMask. So mas mabilis bumili ng ating mga NFT sa kanya. And then pag gusto pa rin maghanap is meron nga po dun sa ating OpenSea. Yun yung mga nabasa natin sa kanya. Pero ako, kung talagang bibili ka, antay mo na lang na ma-upgrade nila yung pinaka marketplace natin sa kanya. Okay? So what is a Dragon of Fyra? Yung Dragons of Fyra are yours to grow and make unique as you play the game. Players can either use free elemental dragon kasi pwede kang mag free to play sa kanya. Free to play siya pero wala kang makukuha na coin sa kanya. So maganda pa rin, meron kang NFT na nabili naman sa kanya. So how do I grow my Dragon of Fyra? Kasi ito yung unang game niya, yung parang palalakin mo siya. They can be leveled up by playing the game and earning XP to upgrade your dragon. So marami siyang video dito guys. So pag click mo tong more videos, mapupunta ka dito sa kanyang pinaka-YouTube. So ito yung pinaka-YouTube natin sa kanya. Kaya sabi ko is doc siya. Kasi nandito po yung mga developers ng ating games. Ayan. So ito yung parang sample ng game natin guys. So si Dreka o. So meron siyang mga ginagawa dito. So medyo mahaba to. So i-move ko na lang siya para makita natin yung ibang information. Tapos para makita natin kung docs yung developers ng games. Ayan o. So nandiyan po sila. Ayan. So docs po yung ating pinaka-main na game sa kanya. Okay? So tignan po natin yung pinaka-preview ng game natin. Ayan. Fyra para. Pala. So medyo mahirap i-pronounce yung pangalan niya pero Fyra na lang yung sabihin natin sa kanya. So ito yung pinaka main na natin, gameplay natin sa kanya later on. Fables of Fyra. Yan. So maganda rin yung pagkakadesign niya kasi 3D yung mga characters natin sa kanya. Ayan. So di ba meron siyang mga farming, meron siyang crafting, meron din siyang staking guys. So maraming feature yung yung games natin na to. So hopefully maging okay siya ngayon na medyo hindi maganda yung mga cryptocurrencies natin, di ba? Ayan. So marami siyang area kung saan pwede kang pumunta. Meron siya dito yung tinatawag natin na NPC . So yung mga may mga characters din diyan na gumagalaw-galaw aside doon sa NFT na hawak mo. So pwede kang mag-interact sa kanila. So yun yung mga bago na features nitong bagong game natin na to. Ayan, so may season din pala siya . So ito yung parang snowy na part niya. Ayan. So Fables of Fyra natin or Fyra currently consists of 2 games. Yung una nga yung tinatawag natin na Dragon Garden, yung palalakin mo yung NFTs mo. And then pangalawa is yung ating Awakening. So makita mo yung ating NFT to, yung gumagalaw dito. So in the Dragon Garden, available dun sa mga download PC, Mac, tsaka mobile, mag-raise ka ng Dragon to adulthood. So palalakin mo sila para gamitin mo sa mga next na adventures. Tapos yung second game natin, yung pinag-uusapan natin na bagong games niya, yung franchise po nitong si Fables of Fyra natin, yung Awakening. So the flagship for many games. Then pwede ka dito mag-craft, mag-build, mag-farm, and then mag-quest. So dito ka kikita ng ating mga tokens sa kanya. So complete quest to learn more about the history of Fyra as you create your very own unique world. Ayan. So, pwede mo siyang i-download yung sabi ko sa inyo, yung garden natin. Pero di ba meron nga siyang ginagawang updates. Tapos yung Fables of Fyra natin is coming soon pa lang naman siya. Okay? So, yung pinakita natin. Tapos ito yung pinag-usapan natin, yung mga dragons. Yung mga latest news niya is nandito. Pero yung pinakabago nga is yung nandito sa ating Twitter, which is meron tayong ongoing sale po ng mga NFTs. So yung mga sale, yung mga NFTs na ibebenta niya, ayan . Meron pa siyang sample dito . So meron siyang gold key pre-sale until May 16. So mukhang tapos na. And then silver key sale, land sale is nandito na nga siya. So meron din siyang mga whitelist pre-sale May 16 to 18. Retweet this and get an entry to be on the whitelist. Tapos yung public sale, so kung hindi ka
naka-avail dito sa nakikita mo dito, dito sa ating mga naunang dates. Public sale is meron naman po siya by May 18. Ayan. Tapos, pag nakabili ka dito ng mga lands natin sa kanya, pwede ka mag-stake by May 18. Ayan. So, abangan mo sa Twitch para malaman mo kung paano siya ginagawa naman. So, yun yung bagong features na meron sa kanya. Okay? So, hindi natin bubuksan lahat yan kasi medyo marami din po siya. So, ito yung mga benefits ng key. So, ito yung mga binibenta niya ngayon. So, yung ibang updates niya nandito sa mga social media. Meron tayong Twitter, meron tayong Instagram, YouTube, meron tayong Twitch dito, di ba? Yung Telegram and then yung ating Discord. So, dito sa Discord, ang pinag-usapan dito, yung minting ng ating mga silver key lands. Ayan. So, gold key holders. Ayan. So, meron siya mga dates, whitelisting, and then public sale is May 18 nga po yung nakita natin. Yan yung mga key, yung ibebenta niya as of this time. Yan yung mga pwede mong bilhin sa kanya. Meron din siya dito mga updates. So, bago tayo pumunta doon sa mga articles po niya, so meron siya dito how it works. Meron siya mga simple explanation ng mga utilities na nandito sa game natin. So, halimbawa, yung LAN niya. So, nandito yung pinaka-basic na explanation niya. So, meron siya dito. So, Ethereum ang pwede mong gamitin dito pambili ng ating mga NFTs. Tapos, yung Silver Key natin. Ayan. Pwede ka rin mag-whitelist pala doon sa ating BAH na pre-sale po ng ating tokens. Tapos, mag-earn ka din ng CABE. Pero yung silver key allows your time with the game to be even more valuable. So, meron din siyang advantage pa, kagaya ng ating gold na key sa kanya. And then, specialty roles meron siya. May mga benefits din yung Fables of Fyra OG full set holders natin. So, andito yung mga nakalagay na pwede nyo mong advantage dito pag meron ka nung ating silver na key. Ayan, dito sa breeding natin, meron siyang mga attributes dito eh. So, meron kang Vaten, Dreka, Eldor, and then Clacky. So, parang may water, earth, fire, and then snow. Snow ba ito? O wind, yung mga attributes niya. So, parang Axie din yung style niya. Tapos, may traits din yung mga dragons natin. Ayan. So, parang sa Nineko naman, may kanya-kanyang attributes din yung ating mga NFT. So, breeding, ito, pwede kang magsama ng father and mother niya and then magkakaroon ka ng unique na NFT na results po ng ating breeding sa kanya. And then, meron siya mga bonuses din dito na nakalagay. Ayan, so pag meron ka mga player dragon, adult dragon, and then child dragon. So, depende sa level mo, meron ka ding makukuha ng mga benefits. Ayan, no? So, one way to increase the number of shares of Cape Daily Reward. Pooling kasi ito, guys. So, sa isang araw, may allocated na pool para sa mga earnings ng ating tokens. And then, depende sa dami ng players or NFTs na meron ka, i-distribute niya yung mga rewards. Ayan. So, meron naman, naka-auto na yon. So, makikita mo dito yung parang pinaka-game mechanics niya. Ayan. So, double-check mo na lang po yung meron sa kanya. Medyo madami din siyang mechanics eh. So, kailangan pag-aralan mo din kung ano yung mga features na nakalagay dito sa kanya. Ayan. So, ganyan yung pinaka-NFT natin. And then, yung play-to-earn feature natin. So, meron din siya mga accessories dito. So, makita mo dito, naka-drawing siya. Para may axe dito, may monument dito, tapos yung pinaka-dragon natin. So, pang-upgrade yan yung mga characters natin. So, parang awakening na. So, para mag-round ka ng idea sa mga games natin, tingnan natin yung YouTube niya kasi hindi natin masyadong ma-explain na one by one kasi medyo marami siya. Ito yung farming niya, guys. Tingnan natin yung style ng farming. Ayan. So, ito yung makikita mo sa farming niya. Ayan. Ayan, So, yung mismong NFT mo yung magpa-farm dito. Ayan. May timer siya. May nakikita kong timer dito eh. Tapos may mga tools din siya dito. Ayan, So, meron din siya mga status ng NFT natin. Ayan. Yan po yung pinaka-farming natin sa kanya. Ayan. Okay? So, tingnan natin yung iba pa. Balik tayo dun sa video natin. Ito naman yung selling and buying feature niya. Ayan. So, yan pa rin yung NFT mo, pero magbebenta ka or magbabuy dito ng mga additional na NFT. So, meron siya dito. May mga accessories siya dito. Ayan. Ngayon, pwede mo palang ibenta yung ano mo. May cost din siya. Parang gold coin niya tayo na. Ayan. Ito yung mga parang breeding niya, no? Ayan. Yan yung buying and selling niya. So, balik ulit tayo.
So ito, nag-explore siya ng mga uncharted na area. So medyo madilim siya, no? Parang panggabi yung style ng game natin dito, ah. So, or baka sa lighting lang niya nung ginawa niya itong recording ng ating video. Ayan, so nag-explore siya. Balik tayo dun sa iba. Ito naman yung parang quest daw niya. Ayan, so may questing din siya. Ayan. So ito na mismo yung game natin, guys, ha, pag ano, nakapasok ka na sa kanya, once ma-download or downloadable na yung apps niya, ito yung makikita mo na features mismo ng ating game. Ayan. So may mga tasks pala siya dito. Oh. Ayan. Okay. So yun yung mga features ng games natin. So siguro pag-usapan natin ng konti bago tayo mag-close yung ating light paper. Dito mo naman makikita yung ano. Kasi wala pa yung actual na game, eh. Hindi natin siya ma-video. So babasahin natin ng konti yung mga features na meron siya. So free to play, single player, open world RPG yung ating games with a play to earn economy. So free to play siya. Wala kang makukuha doon ng mga coins, pero kailangan mo ng NFT para mag-earn ka ng coins sa kanya. So mag-explore ka, craft, breed, farm, and then mag-earn ka po ng ating token. So meron siyang table of contents dito. So marami siya, eh. Medyo marami yung features, guys. Yung iba, nabasa na natin. So pwede mong pasadaan na lang yan. So meron din siya dito, mga enjoyable earnings, ecosystem evolution, rich NFT functionality, yung nakita natin, di ba, doon sa ating video. Tapos yung gameplay, yun ay nakita natin na ano, na doon sa kanyang YouTube. Ayan. So kailangan mo yung mga key na yun, ha, yung mga NFT key lands natin nakalagay dito. To participate in the play to earn aspect, a player must purchase NFT land from either OpenSea or yung Vulkan. Yung Vulkan, papalitan na niya ng Polygon network natin. Tapos yung map, ayan. So nakita mo na rin to sa sample video na nilabas natin. Tapos yung mga features niya, yung farming, crafting, meron din siya foraging and fishing. So complete yung game natin. Ito yung mga nakita natin kanina doon sa ating video. Ito yung skills. So kailangan mo ng experience doon sa NFT para ano, tumaas yung level niya, yung mga kailangan mo sa kanya. Tapos ito yung mga quests. May standalone, merong questline quest, non-interactable quest. So maraming quest na nangyari dito sa games. Tapos ito yung mga NFTs natin sa kanya. So yung mga advisors po nila, so mukhang papalitan nila itong si Vulkan natin, kasi lilipat nga sila sa Polygon natin. And then Invisible Goat Studios yung gamit nila. Tapos yung mga developers, nakita nyo na dun sa video natin. Although cartoon characters nakalagay dito, docs naman sila, nagpakita sila sa kanilang mga ama naman. Okay, so yun lang po yung nakita natin dito sa play to earn feature natin na si Fables of Fyra. So meron silang ongoing na sale po ng kanilang mga key, yung ating gold key at saka silver key. So double check mo na lang. Tapos ongoing yung migration nila from Vulkan into papunta nga po dun sa ating Polygon network. So sabi sa inyo, wait mo na lang yon bago ka bumili ng ating mga NFTs naman sa kanya. Okay? So double check mo na lang po kung ano meron dito kay Fables of Fyra. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you again sa ating next crypto vlog.